Good day mga ka-fisherman. Ngayon, i-vlog natin yun mga bangus natin na almost 3 months na or 11 weeks. So, ilang days more to go. Magtatatlong 1 na po sila. Bale, itong mga to, nabili natin to ng mga 3 inches. 7,000 yung nilagay natin dito. 2.5 hectares po yung pispan natin. So, napapansin nyo, madaming damo po yung binablog natin, hindi malinis sa gitna. Pero pinataasan natin yung pilapil niya a year ago. So napalibutan po yan, mas mataas kasi nung nakaraang bagyo, umapaw po siya, umapaw sa mga ilang bahagi. Although na bako na po dati dito, pero ang bako kasi hindi makapunta sa gitna, hindi katulad ng tao. Kahit sa gitna yun ipapatambak mo, kaya nilang gawin. So, eto po, nagpapakain tayo araw-araw. Minsan, nagpapakain rin sa gabi kasi may kuryente naman dito. And yet, kumakain naman sila. Napansin lang namin kasi dalawang location yun, pispan po natin. Yung nilagay natin sa kabila ay half hectares na clean up, malinis po. Pero mas mabagal silang dumami. Although, sabay lang po sila. Mas madami kasi nalagay natin, tapos mas maliit yung area. Pero clean up po, walang mga damo, ticker sa gitna. Ito kasi meron. So, nagtataka kami bakit mas malusog mga bangus natin dito. Halos yung mga iba, kalahating kilo na, 3 months pa lang. Samantalang dun sa kabila, mga pa-isa-isa lang yung medyo malalaki. So, eto kung i-compare dun sa kabila na clean up, mas mabilis itong lumaki. So, yun. Mapapansin nyo may mga damo dun sa gilid. So, ang ginagawa natin dito, pakain lang ng pakain. Yung mga iba pumupunta, yung mga iba hindi. So, ubos tayo ng 2 to 3 kaban per day dito ng pigs. Ito, mas natutuwa lang kasi yung napagpakain natin kasi ang lulusog na nga nila. Sana ngayong June or incoming na July kasi June na ngayon. 24, 25, ganun. Wala pang masyadong tag-ulan. Pa-isa-isang ulan pa lang yung nararanasan natin dito sa Bugay, Cagayan. Ang delikado po yung August, September, October, lalo yung mga October. Malalakas pong bagyo dito sa Bugay, Cagayan. September, October, ganun. Pero may mga time dati, nung bata pa kami, na 30 years ago, na ang mga tagbagyo dito sa amin ay July, August, malalakas ng bagyo. Malakas pong bagyo dito sa Bugay, Cagayan kasi open sea kami. At the same time, malapit po kami sa dagat, ay below sea level po yun, Bugay, Cagayan. So, sa iba, signal number 1 sa amin, number 2, number 3 na yun, hangin. So, sana kumita tayo dahil dito naglagay tayo ng sugpo nung malapit nang i-harvest, umapaw po siya. The next cropping, naglagay na naman tayo ng tilapia, pero yung tilapia kasi na-fry, binigay lang ng before. Galing sa tabang na tubig. So, madami pong namatay. May mga ilan-ilan. Kaya itong mga bangus natin, may mga kahalong tilapia dun sa mga hindi pa na-harvest. So, ganun pa man, pinapaganda pa rin natin to. Yung pispan, nagpapatambak pa rin tayo. Kasi, nakakaaway mga tao, walang hanap buhay. Hindi naman lahat madaling nagpapatambak araw-araw. So, yun, nagpapatambak ulit tayo. Ang masama lang, naglalakay tayo dito ng alimango. Tapos may malaman na bangus, tapos sabay nagpapatambak. So, hindi ko po alam kung anong mangyayari sa mga natin.
bangos sa alimango crablet. Ang nilalagay po natin ay bulik na alimango. Nasa 5,000 na yun na ilalagay natin dahil murang-mura ang crablet po ngayon, dahil di na po pwedeng magbenta sa ibang bayan or ibang probinsya, dahil ang Bugay Cagayan po madaming nakukuhang mga crablet, tapos yun ang negosyo ng iba, mga iba hanap buhay na po ng mga crablet. Ang mga mangingisda po, limbawa nakakuha ng 30 hanggang 50 piraso sa isang araw, bihira na yung makukuhang malalaki. So, although mahal natin ang alimasag sa amin, alimango or mga crablet, 25 ata isa, ngayon, kahit pa paano, nakapagbenta sila kasi pambili lang bigas. So, yun yung mga pwede natin natutulungan. Sabi ko, pagkatapos ng mga pag-araw, wala na mahirapan na tayo sa pagkain. Yung mga nangunguha ng mga crablet, nangunguha naman ng tulia or tinatawag na kago sa amin or sa iba tinatawag na halaan. Kapag malalaki na yung crabs kasi, kaya nilang basagin po yung shells ng halaan, yung pagkain nila or yung baguon or barunguro ang tawag po sa amin. So yun yung mga pwedeng pagkakitaan ng mga mangingisda or ng huhuli ng mga crablet, bangungon or halaan. Mas mahal nga lang kasi yun halaan po, mabigat yung shells niya, konti lang yung makukuhang laman ng mga limango. So, mas maganda pa rin yung mga trash piece. May nakukuhanan naman tayo every 3 to 5 days, may nakukuhan po tayo. Pero sa sobrang dami kasi ng alaga natin, overloaded na, hindi ko alam kung ano mayayari. Kasi nagtatry pa lang tayong mag-alaga ng alimanga sa ganung kadami. So, ang alam ko kasi sa isang hektarya, dapat 1,500 lang na alimango. Pero ang gagawin natin dito, hindi kasi sabay-sabay po yung pag-harvest natin ng mga alimango. Kung may makikita tayong medyo malalaki na, yun yung kukunin. Tapos ipapattening natin ng 2 to 3 weeks hanggang 1 month. Kapag mataba na, saka natin ibebenta. Kumbaga cycle po ang gagawin natin. Kung may order yon, try natin mag-harvest. Sana hindi sila gumapang palabas ng pispan natin kasi nga may nagpapatambag tayo, magugulo yung tubig. Pangalawa, ang alimango po ay gumagapang pumupunta sa kabilang pispan. So maglalagay tayo na isip namin yung mga retasong yero, papalibutan natin or net. So yun yung mga option po natin. Sana kumita para yun pag-vlog, pagtulong sa kapwa ay matutulungan pa rin natin sila. Hindi yun mamibigay lang ng pera, titignan mo yung mga mahirap, hindi po pera ata yung ganun. Yung mga nahihirap, yun yung tutulungan mo. Yung mga talagang naghahanap buhay, masipag, para mainggan nyo yung mga hindi nagtatrabaho na magtrabaho. So, eto po, nandito tayo ngayon sa Bugay Cagayan, buwan ng June. So, para matingnan natin kung anong magandang mga investment na pwede natin gawin. Kasi ang tingin ko, yung alimango, maganda ang return on investment. Kasi sa isang piraso na 5 piso ang bayad, kasi laki ng 20 pesos ang likod niya, shells niya, ay after 4 to 6 months magiging 1/2 kilo to 3/4 kilo hanggang 1 kilo ang isa, dahil malalaki na po yung pinakawalan natin na crablet. Ang bangus naman, magastos sa pagkain. Ang maganda lang sa kanya, matibay po sa brachiosaurus, hindi katulad ng malaga. Nasubukan kasi natin naglagay din ng tambog ng malaga na kasi laki ng dahon ng ng malunggay, kasi laki na sila ng kutsara, umapaw nung lumakas malakas ang ulan. So nasayang yung nilagay natin ng 7,000 pesos ang value ng nilagay natin na malaga.
So, ang mga pwedeng maalagaan kapag mga ganito, yung mga lapu-lapu, o problema sa lapu-lapu, kakainin niya yung mga hipon. Kasi yung hipon po, incentive yun. Kumbaga, gusto silang tumutubo. So, sugpo, pwede rin alagaan. Pataas din ang return of investment. Ang kalaban doon ay yung pag-apo ng pispan kapag malakas yung bagyo at saka baha. Yung alimango, hindi ko pa alam kung ano mangyayari kasi ang alimango, pag tag-ulan, dapat may landingan sila. Umakit sila sa mga burol na maliit sa loob ng pispan natin kasi bumabaho po yung tubig pagkatapos ng malakas na ulan or bagyo. So yan mga kinaharap, kinakaharap na natin ng pagpipispan na negosyo. Pero kahit paano po ay itataguy pa rin natin kasi hobby natin ng pag-aalaga ng isda, pagpipispan, sana makabawi po. So, yung alimango, magandang return investment kasi yung isa magiging worth 700 for 6 months. So, kung mabubuhay mo yung 1,000 na alimango times 700, parang 700,000. Roughly yon, pero madami pa pong gastos yun. Taong nagbabantay, mahal ang trash piece, 50 pesos, 25 pesos to 50 pesos per kilo. Yung pagpapagawa ng fish pond. Pero kahit pa paano, kung kikita siya, ay maglalagay din tayo ng isang hektarya para mag-invest yung mga subscriber natin kahit 1,000 lang. So, bawat 2 weeks, mag-harvest tayo paghatian yung tutain. Kung kikita po tong trial natin, kasi hindi pa po namin alam. Matagal na kami sa pagpipispan dito, pero hobby-hobby lang, hindi pa talagang negosyo. Kumbaga, yung mga subscriber, mainggan nyo lang silang pumunta sa amin, mamasyal. Kapag nakapunta, pwedeng bumili ng menos presyo na alimango, yung mga ganun yung mga bangos. Yan, tapos mga pamasyal na rin po dito sa Bugay Cagayan kasi maganda po yung dagat natin. Malalakas ang alon pero mababaw lang. Magandang mag-surfing po. So, mapapansin nyo yung mga bangos natin, minsan kapag nabusog na sila, umaalis, diyan dumarating yung iba dahil malawak nga. Pahaba kasi yung pispan natin, 2.5 hectares. So, yun mga come and go sila. Hindi sila nagsasabay-sabay. Sa tingin ko kasi, madami silang nakakain na yung lablab or yung lomot, umaapaw pag naarawan. Dahil hindi po kalaliman yung pispan natin hanggang bewang, may mga part na hanggang dibdib. So, dahil nabako dati. So, maganda dito, kainaman, yung mga ticker po, parang habitat po sila ng hipon. Ang madami pong hipon, after 2 months, 3 months, pag naglalaki tayo ng bukatot, malalaki na kukuha natin. So, yun po yung mga pwedeng mapag-income. At the same time, mapamasyal po kayo dito sa Bugay Cagayan. So, ito yung mga bangus natin. Nakaaltuan lang magpakain dahil parang hindi sila nabubusog. Pero umalis po yung iba eh. Tapos dumalating yung iba. So, yan. Actually, napalibutan na natin to ng ng pilapil. Napataasan na natin ng hanggang bewang yung dating pilapil natin. Pero lumulubog pa rin siya eh. Dahil yung lupa dito ay maugat. So, parang nagko-compress po siya. Habang lumalalim po yung nagtatambak, mas puhangin na yung nakukuha nila. Mas maganda na yung lupa na itinatambak. Kaysa nung una na parang yung lupa, spagnumus ang itsura niya. Parang puro ugat. Mga ugat siguro po ng barangbang yon, mga ticker, saka nipa. Kaya ganun. Minsan nga pag tuyo na sinisilaban, umaapoy siya. Pero ngayon, yung mga kinukuha na ng lupa sa gitna ay medyo buhangin na po. Gumanda na yung pilapil natin. So, andito po yung mga bangos. Medyo malalaki na mapapansin nyo.
hindi kasi maliwanag sa camera, mapapansin nyo may mga 3-4 kilos ng ate. So magta 3 months pa lang. So sabi ko, kapatid ko kasi siya yung pumupunta minsan sa amin, pwede na tayong magbenta kasi hindi natin alam panahon, bang mas sobrang malakas yung bagyo, kahit malakas yung pilapil natin, kung ano, wala na. So yun, ganun ang gagawin sana. Kasi mga alimango tayo, tuloy naman yung pag-harvest nila. Minsan may nakukuhang 5 piraso, 10 piraso na malalaki, pinapatening muna. Mga nakukuha natin kasi yung mga 500 grams, 700 grams, 1 kilo. Ay pa, isa-isa po tayong nakukuha sa bukado. Kasi mahirap pong mahuli yun ng mga talaga vlog. Talaga kasi ang tawag namin yung traditional na panghuli ng alimango. Malit kasi ang ano nun, ang butas. So yung mga katamtaman lang yung nakakalusot, hindi nakakapasok yung mga 1 kilo, more than 1 kilo. So ito yung mga bagos natin, malulusog naman sila as of now, June po ngayon. Malapit na magkatapusan. Sana kahit isang buwan pa siguro, para kahit sabay-sabay na i-harvest yung bagos. Or ipiliin muna yung malalaki, bibili tayo ng lambat na yung malalaking butas para yung mga malalaki na lang mauhuli. So dito po, ito po ay floating house yung ano namin, bakit namin ng pits para mga net, kasi napalimutan ko dati ng net, tinanggal lang dahil nga nagpatambak. So andun yung malayo po kasi yun ano, yung isang kalahating hektarya or 1/3-4 hektarya yung pinaclean up natin doon sa dulo. So eto 100 meters ata ang lapad, tapos ang haba nyo 240. So less than 2.5 hectares po siya. Ito yung pinaglagyan natin lagi ng bangus na ano, mga fry. Ang binibili kasi natin dati yung mga wildlings na bangus kasi laki lang ng lubi ng ano, ng sinulid, tapos hindi mo napansin na bangus, pahaba sila na white. Ngayon yung binili natin ngayon yung 3.5, 4 pesos ang isa. So, yun yung isang kong libo. Pagkakahalaga na kasi mahirap po ang ano, fry ng bangus fry sa amin pag panahon ng January, February, March. Napakahirap po na mga bangus. Ito kasi yung mga bangus natin na binin na 3 inches noong March 28 tayo naglagay. So March 28, April, May, June. So, 3 months na po sila. So, mga ganung buwan pa lang magandang mag-alaga ng bangos. Ang tilapia, naglagay tayo noon, ano, November. Tapos, nung umalat yung tubig, namatay kasi galing ng tabang po yun, ano, mga tilapia na binigay ng BFAR. So, balak din natin, maglagay ng ano, hapan at yan para paitlogin natin yung tilapia. Tapos, pananakin natin yung ano. So, yan po yung mga tiyatang na barang-barang sa katika. Yan po, nagpapalamig yung mga alimango. Kasi territorial po ang alimango. Tapos yung mga bangos, libot lang sila ng libot. Ngayon lang ng langoy. So, ang incentives po namin yan, yung mga nakukuhang supo, mga nakukuhang malalaking hipon na parang banamay na kalalaki. Hindi tayo araw-araw na lang kukuhuli ng hipon. So ganun pa, pipispan, trial and error pa lang kami. Kasi kung medyo okay na, pwede tayong bumili pa ng ilang ektarya po siguro. Kahit 10. Para mas maluhangin mo pag pabakasyonan natin, yung hobby natin. The same thing, makakatulong ko tayo sa mga tao. Bina-vlog ko lang ito parang araw-araw napapansin natin, nakikita natin yung mali, saka yung pwedeng improve ng ating ano, pag-alaga ng bangus na limang.
Yung mapapansin nyo yan, ang kukulit nila, si Sigla, medyo malalaki na. Pero hanggang dito na lang po, sana makumita yung fishpan natin para maisama din natin yung mga subscriber natin na gustong mag-invest. Kahit 1,000 lang, mga 200